Welcome back again mga idol dito sa Austria Brothers. So for today's video, pakikita ko sa inyo yung tatay ni na 921 at saka ni 922. So sila yung mga anak ni 881. Doon sa mga hindi nakakakilala kay 881, siya po yung ibo natin na ikinarga dati ng rekta ng 330 kilometers. So maganda yung nag-uwi ng ibon. 3 times ng 620 plus kilometers. So yun nga yung mga nanay ni 921 at saka ni 922. So si 881 wala na po sa atin kasi nga itong taon na to, so sinubukan nating ikarga si 881 sa series ng 1,144 kilometers. So kasama ni panikilay natin, so hindi na po nakauwi yung ibo na yon. So sa susunod, ipapakita ko sa inyo or i-upload natin yung video na nung kargahan nung dalawang ibo na yon. So matagal na kang na-stock yung video, so nakalimutan na natin, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga hintaya natin doon sa tatlong ibo natin. Ang isa doon ay isang young bird natin na si 780, yun yung tatlong ibo natin na ikinarga. So malas nga tayo kasi wala tayong napauwi doon sa tatlo na to. So yun lang, papakita ko sa inyo yung tatay nina 921, 922 at saka yun yung ipinares natin nga kay 881. So ngayong taon na to, gagamitin uli natin. Ipe-pair naman natin yung anak ni 881 na nakakross dun sa kapatid nung national champion nung isa nating kamember. So susubukan natin yung pair na yun. Maganda rin kasi yung naging uwi ni 95 nitong race na to as a young bird. So ipe-pair natin dun nga sa isa nating cupman. So tara, kukunin ko lang yung ibon. Nandito yon sa ayan, dito sa breeders na section. So kukunin ko lang para makita nyo. So bago ko nga pala ipakita sa inyo yung checkered na pag-paper natin ngayon, so gusto ko lang i-shoutout si Sunbite Patolot, si Rex Bermudez ng Gulong Lok ng Moncada Tarlac, si Jeffrey De La Cruz at yung club ng BFGRPC at GRPC Combine Neped ng Gapan Nueva Ecija. So shoutout din kay JJP Mix Vlog, sa Team Pascual, kay Botin Lop, maraming salamat sa pagsuporta niyo dito sa ating channel. At shoutout din sa buong Team Yahoo. Mga tol, pasensya na, talagang medyo nabibisi lang ulit tayo sa trabaho natin. So mabawi na lang ako sa inyo kapag medyo luwag-luwag na ulit kasi nga itong pa-December, so talagang marami pong trabaho kami sa restaurant. So yun lang mga idol, pasensya na, salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa channel na to. At yun lang, sa lahat ng bagong subscriber, sa bagong supporter natin, maraming salamat po. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo lang po rito. At yun lang mga idol, kukunin ko lang yung ibon para makita nyo yung bagong pair na gagawin natin dito sa Austria Brothers. At so yun lang mga idol, kunin ko lang yung ibon. So ito nga mga idol, ito yung tatay ni na 921 at saka ni 922. Bali yung ibon na yun, magkapatid nga yun. So ito yung tatay, ang nanay nga ay si 881. So itong ibon na to, ayan, yan ang makita niya na ayos. Medyo hindi pa katatapos lang maglugon, kaya ganito yung saling niya. Hindi pa masyado okay yung balhibo niya dito sa leeg. So itong ibo na to, ayan,
Itong ibon na to, kapatid po to ni na 987 tsaka balitito rin to ni Paniki Line ni 925. So yung kapatid nito na checkered, yun po yung tatay ni na Paniki Line. Bali tong ibon na to, hindi po natin to na ilaro, pero ang ibon na to ay umabot po ng 180 kilometers sa training. Hanggang training lang po yung ibon na to. Minalas lang nga tayo kasi nung umuwi to sa 180 kilometers na training natin, so nagkameron po siya ng sugat dito sa pakpak. So sabi ko nga sa inyo, kapag nagka-depresya na yung ibon natin sa pakpak, so hindi na natin inilalaro kasi nga malayo yung nagiging grace natin. So pagka nagka-damage na yung pakpak, so mahihirapan na po yung ibon natin yung pauwi kasi nga may damage na yung pakpak nila. So itong ibon na to, dalawang kapatid niya po yung nag-finisher natin ng 600 plus kilometers sa Portugal. So ito na lang yung kapatid na natitira sa atin kasi nga dapat yung blue bar na nakain sa atin ng pusa, kapatid po nitong buo. So sana nga itatabi na natin yung ibon na yon para gawin natin breeder na rin. So yun nga lang, minalas kasi nga nung last race na umuwi siya sa atin nung last year, so nakain naman ang pusa. At yun nga, bali yung petter natin dito ay anak din ni 881. Iba naman yung tatay, so titingnan natin kasi nga yung dalawang young bull na napalabas natin kay 881, so medyo maganda po yung naging puwi sa atin nitong as a young bird. So i-prepare natin dito, susubukan natin kung maganda rin ba yung magiging anak nila sa susunod nating season ng young bird. So bali nga ngayon, nalalapit na yung breeding season, so yun yung isa nating napipili na magpalabas tayo kahit apat na young bird sa gagawin nating pair na to. At so yun nga, ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung ipapares natin sa ibon na to. Ayan, ito yung ibon. Ayan, maganda na yung katawan. So minemaintain lang natin kasi nga bali one day feeding lang tayo kasi nga dito kasi sa amin nagpalit na uli ng oras. So umaalis tayo sa bahay ng madilim pa kasi alas 7 ng umaga tayo umaalis sa bahay. So nakakauwi tayo rito pagkalabas natin ng trabaho natin. So dito na nga tayo diretso para makapag pakain tayo ng ating mga ibon. So dumadating tayo rito alas 6 na po ng hapon, nag-aagaw dilim na po. So kaya ayun, one day feeding lang tayo, pero kahit na one day feeding tayo, ayan, maintain pa yung mga katawan ng ating mga breeder kasi nga hindi lang basta patuka yung binibigay natin sa kanila kasi nga nagbibigay tayo ng vitamins, support na rin yung kasi nga one day feeding lang tayo. So ngayon nga mga idol, ipapakita ko naman sa inyo yung i-prepare natin dito na anak nga ni 881. So kunin ko lang yung ibon. So ito nga mga idol, ito yung hen na anak ni 881, nakakross to dun sa kapatid ng national champion nung bigay sa atin nung ka-club member natin. So ito yung ibon, isa po siyang hen. So ito, bali tita to ni na 921 at ni 922. So itong ibon na to, 2 times finisher ng 535 kilometers, 2 times na finisher ng 600 plus kilometer ng Portugal as a young bird. So yun nga, dito natin napipisil
i-cross yung tatay ni na 921 at saka ni 922 dahil 50% bali 50% na dugo to ni 881 tapos 50% nung dugo nung national kapatid nung national champion. So titingnan din natin kung makakapagpalabas tayo ng maganda sa pair na to. Isa to dun sa pair na napipisil natin kasi nga talagang yung dugo ni 881 so talagang consistent po na talagang uuwi at uuwi ang kayo ng line ni 881. So ito ito yung anak nga ni 881. So ito yung ipe-pair natin doon sa cock na yon. So bali yung cock na yon may pasok po yun ng Cookman. So ito nga, ito yung ipe-pair natin. So ngayon naman ito papakita ko ulit sa inyo sa pagkakataon na to yung ating ibon na si 921 at saka si 922. So ito, kukunin ko lang sila. So mga idol, ito si 921. Ito, kamukhang kamukha to ni 881. So ilalagay ko rito yung picture ni 881. So kayo na rin yung tumingin. Para sa akin, iisa yung mukha nilang dalawa. So maliit talaga, maliit din yung katawan nito katulad nung ina. So ito nga, ito si 921. So maganda rin yung napakita ng mga ibon ng mga to. So as a young bird, so titingnan natin pag sa season ng all bird season, titingnan natin kung mas maganda pa yung magiging result ng mga to. Ayan. So ngayon, kukunin ko naman si si 922. So ito yung ibon. Small hen lang to. Halos karamihan dito sa mga ibon natin based sa may sa experience ko, medium size lang ng ibon ko yung nakakatapos ng 600 plus kilometers sa experience ko lang yun. So kukunin ko lang si 22. Ayan, ito yung ibon. So ito naman, ito yung kapatid ni 921. Ito yung anak nung checkered na kanina na ipipair nga natin kay 95. So ito si 922. Medium size din lang yung ibon. Ayan. So kahapon nagtingin tayo dun sa natapos na young bird race natin. So talagang nakakapanghinayang kasi yung mga ibon natin sa ace bird, lalo na si 27, nasa 161 place po siya sa ace bird. Yun nga yung pinanghihinayangan ko kasi nga siguro kung nakapagkarga pa tayo ng last lap, siguro aangat pa yung posisyon ng ibon. Pero okay lang yun, talaga katulad ko nga, katulad nga sinasabi ko sa inyo. So talagang hobby lang natin to. So talagang unahin natin yung trabaho natin. So yun nga, halos ilan yung ibon natin na medyo maganda yung posisyon sa third lap, nasa 161 nga yung si 27, si 23 maganda rin. Tapos itong ibon na to, sa susunod na video natin, so dun ko i-explain sa inyo ng ayos kasi nga titingnan ulit natin, dun na natin kukunan ng video para makita nyo, combined race po yung young bird race na yon. So out of 1,000,
meron tayong nakapasok na sa ace board ng pang 161 yata, kung di ako nagkakamali. Tatlong lap lang yung natapos ng ibon. So, yun yung fourth lap, din na tayo ng inayon. So, okay lang yun. Bawi na lang tayo sa susunod. Yun na, ito yung lubat. So, yung magkapatid na to, parehas po to na hen. So, meron din silang kapatid pa na iniwanan ko ang stock dahil sabi ko nga, itong dalawa na to kasi ngayon ko lang pinag-pair si 881 at saka yun nga si 33. So, sabi ko, susubukan ko lang yung magiging result nung pair na yun kasi nga, bali yung ginawa lang natin para pinaka-motivation lang natin kay 881 dahil nga ikakarga natin ang series. So, ito yung unang clutch nila, yung padalawang clutch. So, nandun nga sa stock lock. So, hindi ko rin alam kung parehas hen. Kaya, minabuti ko na i-stock yung dalawa. Itong dalawa, ito yung ilalaro natin. At para ma-continue natin yung dugo ni na 881 dito sa lock natin. So, yun nga mga idol, ito yung blue bar na kapatid ni 921 na anak ni 881 at saka nung kupma natin na si 33 na checkered. So, yun lang mga idol, shinare ko lang sa inyo yung line ni 881 na first natin, ngayon lang natin sila pinag-pair, pero as a young board, meron tayong dalawang ibon na medyo maganda yung naging result sa young book race. At yun lang mga idol. So yun nga mga idol, sana maging maganda yung magiging result ng gagawin nating pair ngayong season na to. So bali nga kukunan lang natin sila ng dalawa or apat na young board sa pair na yon. Tapos papalitan ulit natin ang kapair yung kak na yon. Dahil nga si 95 ay ilalaro din natin sa all bird season. So dun ulit natin susubukan yung ibon as a all bird. So sana maging maganda pa rin yung uwi niya katulad ng nanay niya. Bali mapapasabay siya doon sa pamangkin niya na si 921 at 922. Titingnan natin kung talagang maganda or magaling talaga yung dugo na dumadaloy sa mga ibon na yon para matuloy-tuloy natin yung dugo dito sa lock natin. At so yun nga mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa Team Yahoo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat na sumusuporta, sa lahat ng bagong subscriber natin, bagong sumusuporta sa Austria Brothers. Maraming salamat po. So mga idol, ingat palagi. God bless. Bye-bye.